Secretary Boy, nanalo ka ng congressman. Nagsilbi ka na sa gobyerno. Bakit mo pinili maging Justice Secretary? Ano yan eh? Leadership call yan. Sa challenge na binigay ng presidente na isaayos ang sistema. O, unahin na natin. Bucor, yung kay Bantag, no? At ngayon, ang buwelta niya. Sabi, si Boying yan. Hindi ako yan. Mas mataas sa akin yan. Komento mo doon. Ayan ang tinatawag na impunity. Dapat mawala yung impunity sa sistema natin. People should be responsible for what they do. Walang direct link eh. Walang nagsasabi na si Bantag ang nag-dipos. Alam mo, that's ano eh. That's the layman's point of view eh. Ibang, kaya gaya niyan, may dying declaration, exception to the hearsay rule. Conspiracy to commit murder, co-conspirators testimony is exception to the hearsay rule. So, marami ho yan. Talagang you have to look at the totality of the crime committed and the totality of all the evidence before we say walang direct link, because the law was designed to convict even without the direct link. Okay, drug war. We're talking, well, according to official records, 6,000 plus cases. 52 pa lang ang medyo umuusad na. Matatapos mo ba yan? Basta andyan ang testigo, andyan ang ebidensya, tuloy-tuloy yan. Hindi tayo titigil. So parang ang impression ng tao nga eh. Naku, pag ang gobyerno ang may sala, walang resolution yan. Hindi natin makikita in our lifetime. How do you change that as Justice Secretary? Bigyan kita ng ehemplo, no? Sabi nila walang pag-asang maayos ang ating correction system. Ako tingin ko maayos yan. Within 5 years yan, meron tayong significant na pagbabago sa correction system natin. Magtayo na tayo ng regional jails, saraduhan na yan. Itong minimum security, ililipat muna natin yan sa Fort Magsaysay. Lahat ng above 65, lipat natin doon. Parang naman meron silang parang specialized medical care na geriatric medicine na nga eh. Pero Sec Boying, ilan lang yun? Hindi tayo matatapos doon eh. Si Raymond Darag, nidesign na namin ang ating yung ating sistema para i-regionalize ang jails. Oh, gagawa tayo ng labing dalawang regional jail system. Build, believe it, ha? Oh, build, believe it. Oh. Okay, within the next 6 years. Optimist ako eh. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang tapusin ang trabaho ko. I've always believed that all my life. Ngayon, every month, nagpapakawala kami ng prisoners. Naghahanap kami ngayon ng alternative bail bond system para pwede natin piyansahan yung pwedeng piyansahan. Well, to your credit, Sec Boying, ang bilis ng pag-shutdown ninyo ng ABS-CBN. Looking back now, na-realize mo ba yung impact ng pagsasara ng pinakamalaking network sa bansa? Lalo na sa panahon ng kalamidad, na pinangunahan mo yung pagsasara mo. Ano yun eh? Kailangan gawin yun eh. Abusado na eh. Ang abuso niya sa tao, hindi mo na rin maano eh. Ako, ang tingin ko talaga, abuse of power ang ginawa nila. Abuse of privilege. Abuse of franchise. Talagang nagkaroon talaga siya ng chilling effect. Lahat ng media, biglang nagkakwidaw. At epekto yun ng ginawa ninyong pagbubusal. Hindi naman, wala naman kami binusalan. Bukas pa rin naman sila eh. Wala lang silang pribileyo. Wala lang silang prangkisa. Okay, well, the difference is, at least, eto ha, nararamdaman naman namin na right now, parang na-etsapwera yung traditional media sa... Ande, sabay na yan sa development ng mundo. Ano yan eh? Information kasi can be disseminated in many ways eh. So, if you're not comfortable, why? Why force it? You're very bold with your pronouncement about the LGBTQ na hindi pa muna yan ngayon. Hindi kami prepared dyan. Palusutin mo sa Congress. Tignan natin ang debate. Ayun paniniwala ko, hindi pa lulusot yan. Hindi pa ready yung sistema. Dapat ayusin muna natin yung traditional institutions natin. Tapusin muna natin pag-aayos. Mm-hmm. Kagaya ng divorce, no? Ang divorce, pwede sana yan. Kaya lang, law pa rin na kailangan mo eh. Anong sense mo ng Congress stand on those? Matagal pa yan, tingin ko matagal. Hindi pa basta-bastang makakalusot yan. Mm-hmm. Magkakalinga legislators natin pagdating sa paglalaro sa rules. Hindi nila palulusot yan. Marami hindi magpapalusot.
Senator Laila De Lima. What about her? May pag-asa ba na mapalaya siya? I want her to have bail. Gusto ko mag-bail siya. Kahit house arrest, okay sa akin. Ayaw niya eh. Nagparinig na kami, pinadala na namin yung gawin sa kanya eh. Ayaw niya. Ayun ang lumalabas eh. Kasi syempre, you said feelers. Feelers na? Na pwede naman i-house arrest. Kaya lang hindi maganda ang sa optics kasi ng politika niya eh. Kaya ayaw niya magpa-house arrest. Pay off ng pagiging cabinet secretary? Alam mo yan, you sleep well knowing that that you did a good, you had a good day at the office. Marami kang nagawang maayos. Basta ako, ang aim ko talaga, to improve the justice system. So you basically thought of all of these things, Secretary Boying, ha? And hindi ka pa na overwhelmed sa dami ng mga pinag-aawayan, pinagdidebatihan? Hindi, one by one lang yan, issue by issue. Every day, harap mo sa akin, tapusin natin yan. Decision.